sa mga headlines. Pagsasanay ng Candidate Soldier Course Class 766-2023, sinimulan na! National Commission on Indigenous People, binigyang pagkilala si Commander 10ID Major General Jose Ariel Niembra sa dedikasyon nito sa serbisyo. 73rd IB, naglunsad ng serbisyo caravan sa Santa Cruz, Davao del Sur. 76 na mga kabataan, lumahok sa Youth Leadership Summit sa Magpet, North Cotabato. At mahigit 1.2 million pesos na livelihood and immediate assistance ipinamahagi ng DILG sa mga former rebels sa Nabunturan, Davao de Oro. Tutok na sa Aguila News Network. Magandang araw Pilipinas, ako po si Louie Angchay. Nagsimula na ang pagsasanay ng Candidate Soldier Course Class 766-2023 kung saan sasabak sila sa 16 na linggong Basic Military Training at 7 linggong Army Specialization Program na Infantry Orientation Course. Ayon sa Aguila Division, malaking tulong itong mga madadagdag na Candidate Soldiers sa Regular Force sa pagpapanatili ng mga tagumpay na nakamit ng buong Davao Region sa ilalim ng Insurgency Free Status. Si Aguila Trooper Leo Zarate sa detalye. I repeat orders of the President of the Republic of the Philippines. Pinangunahan ni Assistant Division Commander Brigadier General Alan D. Hambala ang opening ceremony ng Candidate Soldier Course Class 766-2023 na binubuo ng 142 Candidate Soldiers noong 24 ng Mayo sa Sergeant de Marine Grandstand, Camp General Manuel Tian Sr., Mawab, Davao de Oro. Sasabak sa 16 na linggong Basic Military Training at 7 linggong Army Specialization Course na Infantry Orientation Course o INFOC sa loob ng 10th Division Training School para maging isang ganap na sundalo. Ayon kay Brigadier General Hambala, huhubugin ang kanilang pangangatawan, kaisipan, emosyon at espiritual bilang paghahanda sa mga pagsubok sa serbisyo at maging sa pang-araw-araw na pumumuhay. So you are the lucky few, no? About 136 out of more than 2,000 applicants to the candidate soldiers who have chosen this path. Sana voluntary ito. Walang pumilit sa inyo, wala yung namugos sa inyo, o wala nagiging mo yung choice kundi magsundalo. So I salute your commitment and determination. You have passed the rigorous selection process and today you stand on the threshold of a transformative journey that will test your spirit physically, mentally, and emotionally. But it is through these trials that will emerge a strong and resilient soldiers, an Aguila trooper, ready to defend our country. Remember that your success relies not only on your individual skills, but also on teamwork. It will mold you into soldiers who can adapt to any situation. Remember the discipline you cultivate here will shape not only your military career, but also your personal lives as role models and citizens of our country. Kinabibilangan ng 126 na lalaki at 16 na babae naman ang mga candidate soldiers, kung saan karamihan sa kanila ay mga skilled at college graduates. Dagdag ni Brigadier General Hambala, malaking tulong ang mga candidate soldiers sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa area of operation ng Aguila Division kung saan walang pagod na nagtatrabaho ang mga kasundaluhan, lokal na pamahalaan at mga pribadong sektor sa pagsugpo ng insurgensiya sa riyon. Mula rito sa Mawab, Davao de Oro,
Leo Zarate para sa Aguila News Network. Bumisita ang National Commission on Indigenous People o NCIP sa Camp General Manuel Tian Sr. 10ID Headquarters sa Mawab, Davao de Oro para talakayin ang pagpapalakas ng ugnayan ng kasundaluhan at ng IP community. Highlight sa aktibidad ang pagbibigay pagkilala ng IP community sa leadership na ipinamalas ni Major General Jose Ariel Diembra bilang Commander 10ID. Si Aguila Trooper Ryan Bilutindo sa detalye. Sa isang makasaysayang araw, naganap ang espesyal na seremonya sa Camp General Manuel Tian Sr. Mawab, Davao de Oro noong 23 ng Mayo, kung saan ipinagkaloob ang titulong matikadong matigno ng tribong Mansaka kay Commander 10ID Major General Jose Ariel Niembra, kung saan sinaksihan ito ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP at iilang miyembro ng 10ID. Ang matikadong matigno ay nangungulugang prinsipyadong pinuno. Ang ritual na ito ay nagpapaiwatig ng malaking pagkilala sa natatanging pamumuno ni Major General Niembra na sumisimbolo sa kaniyang katapangan at matatag na integridad sa kaniyang military career. Nagpapasalamat naman si Major General Niembra sa tiwala ng Indigenous Peoples Community at maging ng buong kasundaluan ng Aguila Division sa tiwala at suporta nila sa kaniyang pamumuno. Ngayong patuloy na nararanasan ng publiko ang produkto ng walang pagod na pagkayod ng gobyerno, masugpo lamang ang insurhensiya. Sa atong mga kalumunan, sa Mansaka Community o sa National Commission on Indigenous People, headed by Secretary Alin Capuyan, daghang salamat sa inyong pag-intrigo. Yaning honor, yaning titulo. I accept this with utmost respect and commit to uphold the values that it represents. Taos-pusong nagpapasalamat si Secretary Alin Capuyan, Chairperson ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP sa 10th Infantry Aguila Division sa kanilang matatag na suporta sa IP community. Pinapaaral ang mga katutubo natin sa inyong training center. Initially, kinilala rin ni Secretary Capuyan ang dedikasyon ng Aguila Division sa paggabay ng mga Aguila Troopers sa mga IP na enlisted personnel para makamit ang kanilang pangarap at minimiti sa buhay. Mula dito sa Mawab, Davao de Oro, Brian Bilutindos para sa Aguila News Network. Mahigit 1.2 million pesos na livelihood and immediate assistance ang ipinamahagi ng Department of Interior and Local Government o DILG sa mga former rebels sa Nabunturan, Davao de Oro sa ilalim ng Comprehensive Local Integration Program o ICLIP. Silipin natin ang mga kaganapan sa report ni Aguila Trooper Mark Lim. Malaking tulong aniya para kay Bernabe, dating kasapi ng Southern Mindanao Regional Committee ng New People's Army, ang tanggap na 65,000 pesos na halaga ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program Assistance o ICLIP sa pang-araw-araw nilang panggastos. Dagdag ni Bernabe na sa tamang paghawak ng pera ay pwede itong mapalago ng mga kagaya nilang former rebels bilang puhunan para makapagtayo ng negosyo. Para sa kuha, sa kaning itawag na ito na ICLIP na 65K, ako kayo nagkatabang sa individual na surrender sa bakan sa gobyerno. So, diha sa inadlaw-adlaw niya nga Panginanglan, ako na sa ikatabang. Nauna, kung maayo lang ka mo drive sa 65K, mahimo ni mong kapital diha sa mga sari-sari store o uban pang mga pwedeng dapatan diha sa kwarta, kanang sa pagprinda,
o mahimo kang magbabuyan. So, makaalalay gid ka sa kalalay sa imong panginahanglan inadlaw-adlaw ang 65K. Kasama si Bernabe sa 28 mga former rebels na nakatanggap ng ikip assistance mula sa Department of Interior and Local Government of Davao de Oro sa ginanap na distribution sa loob ng Davao de Oro Capital sa Dabunturan, Davao de Oro noong Mayo 22 ngayong taon. Personal na ipinibigay ni Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga kasama si 10 of 1st Infantry Pag-asa Brigade Commander Colonel Felix Ronnie Babak, DILG Davao de Oro Director Noel Duarte, Davao de Oro Social Welfare and Development Head Josephine Frasco ang higit 1.2 million na halaga ng assistance. Tumanggap ang lahat ng mga former rebels ng titig 15,000 pesos bilang immediate assistance, samantalang ang mga dating regular na miyembro ng NPA ay tumanggap naman ng dagdag na 50,000 pesos bilang livelihood assistance. Ayon kay 10 of 1st Infantry Pag-asa Brigade Commander Colonel Felix Ronnie Babak na isang sinsirong pamahalaan ang handang umalalay at tumulong sa mga nagbabalik loob sa gobyerno. So makita nyo na karon, no, ang sinsiridad sa atong gobyerno, isang gikan na mo sa pikas, naagyaman ng gobyerno nga ihatag, no, gihimo ni nga lakang para ma-insure na inyong makita, no, pinahimo sa gobyerno ang paghatag ng serbisyo sa inyo. Batid naman ni Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga na kahit limitado ang pondo ng pamahalaan, ay ginagawa nito ang lahat upang matulungan ang mga nagbabalik loob sa gobyerno. Munang gitagaan tag chances gobyerno magbago. So di ni natuusikan. Karon, gipakita sa gobyerno, hinay-hinay, ginagmay, pinaagi aning inganing nga tabang. No? Tabangan nato, suportahan nato, kasundaluhan, kapulisan, o tanang naghupot o katungdanan, mga ahensya. Dagdag ni Colonel Babak na ang naturang distribusyon ng ICLIP assistance ay nagpapakita ng isang gobyernong tapat sa kanilang mga pangako at makakatulong sa pag-inganyo sa mga natitirang CTG members na bumalik na sa poder ng pamahalaan. Mark Lim para sa Aguila News Network. Naglunsad ng serbisyo caravan ang mga kasundaluhan ng 73rd Infantry Neutralizer Battalion, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Santa Cruz, Davao del Sur. Iba't ibang mga serbisyo ang ipinamahagi sa mga residente, alinsunod sa nagpapatuloy na counterinsurgency campaign ng pamahalaan. Si Aguila Trooper Johnson Militado sa detalye. Matagumpay na ibinihagi ang serbisyo caravan kasama ang kasundaluhan ng Bravo Company 73rd Infantry Neutralizer Battalion at mga ahensya ng lokal na pamahalaan ng Santa Cruz, Davao del Sur sa pangunguna ni Honorable Nelson Tata Sala Sr., alkalde ng nasabing munisipyo. Nagkaroon din ng simpleng programa para iparating sa mga mamamayan ang layunin ng aktibidad na mapagkaisa ang komunidad. Ang layunin ng activity na ito is maipabot natin yung serbisyo medikal dito sa mga layo na sityo na mahirap maabot ng ating gobyerno. So at least ngayon na naparamdam natin na naadyod tinuod na gobyerno. Namahagi at nagbigay din ng serbisyo gaya ng libreng check-up, libreng gamot, libreng bunot ng ngipin, HIV testing at family planning sa pangunguna ng Municipal at Rural Health Office. Nagbigay serbisyo din ng ating kasundaluhan ng libreng gupit at pamamahagi ng leaflets patungkol sa army recruitment para sa mga kabataan ng nasabing sityo. Ang kaning programa sa atong mayor karon is outreach caravan niya. Yeah, ang atong partner is 73rd. So nata dere para mo serbisyo sa community sa Colan. Sa pahayag naman ni Captain Jesse P. Hinampas, Civil Military Operation Officer, malaki ang kanyang pasasalamat sa suporta ng lokal na pamahalaan ng Santa Cruz, Davao del Sur at sa pagkakaisa ng komunidad upang sugpuin ang insurhensiya sa nasabing munisipyo. We are express our utmost gratitude to the local government unit of Santa Cruz for their serbisyo caravan in Sityo Kulan, Barangay Sibulan, Santa Cruz, Davao del Sur, and also for their efforts and contribution in the internal peace and security operation in the area of Santa Cruz, Davao del Sur. Laking tuwa at pasasalamat naman ng pamilyang nakabinipisyo sa mga nasabing programa. Ako nagpasalamat sa mga ilabi na sa tuwang local government. Nagpasalamat sa bako sa 73rd IB. Diin sila nagpahigayon usab nga
magpadayon ang kalinaw nining lugara. Gikinahanglan yun sa katauhan din sa Situkulan, Sityo Tumpes, uban pang pa, sityo din sa Cluster 2 Barangay Sibulan, ang atensyon, no, ilabi na ang mga IP communities. Musa, ginaauhag na ko ang tanan nga magapasalamat gid kami sa inyuhang tabang. Sundaluhan ng 73rd IB ay lubos na sumusuporta sa mga programa ng ating gobyerno tungo sa kaunlaran para sa mapayapang komunidad. Mula rito sa Sityo Kulan, Barangay Sibulan, Santa Cruz, Davao del Sur, Aguila Trooper Johnson Militado para sa Aguila News Network. 76 na mga kabataan mula sa Magpet, North Cotabato ang lumahok sa isa nagawang Youth Leadership Summit na pinangunahan ng mga kasundaluhan ng 72nd Infantry Battalion Philippine Army. Layunin ng aktibidad na mas mapalawak pa ang kakayahan ng mga kabataan sa pagsuporta sa kampanya ng pamahalaan sa pagsugpo ng insurhensiya. Si Aguila Trooper, Resus Medrano sa detalye. Galak at kasiyahan ang handog ng Youth for Peace Magpet Cotabato Chapter, katuwang ang kasundaluhan ng 72nd Infantry Gabay Battalion at ang Barangay Local Government Council ng Mahungkog, 76 na kabataan ng Barangay Mahungkog Magpet Cotabato. Matapos ang 3 araw na Youth Leadership Summit na may layuning palawakin ang kaalaman ng mga kabataan sa usaping pangkapayapaan ng bansa. Ang Barangay Mahungkog ay dating naimpluwensyahan ng mga kaliwang grupo na tinayuan ng Father Fausto Tintorio Memorial School Incorporated na pinaniniwala ang bahagi ng recruitment scheme ng komunistang grupo upang humikayat ng mga kabataang maaaring sumapi sa kilusan. 42 sa 76 ay may dating mag-aaral ng nasabing paaralan. Layunin rin ng summit na ito na maibahagi ang core values ng organisasyong leadership, good citizenship, at patriotism. The means that empower the youth gearing towards sustainable development. In these activities, we will enrich your capabilities as a youth of your barangay. We will conduct amazing and worth to learn activities that will surely awaken, nurture, and empower you. Kalakip din nito ang pagbabahagi ng mga impormasyong ukol sa ideolohiya ng mapansamantalang recruitment scheme ng mga CTG upang tuluyan ng matulukan ang youth infiltration at inserensiya sa bansa. Kabataan ng pag-asa ng bayan. No? Paano natin ito makakamit kung tayo ay magpapalinlang sa mga PA? Mostly kasi na-observe ko lahat ng surrenderers dito sa 72nd IB is kabataan, nag-iedad ng 16 years old, 17 years old, 18 years old, up to 20. Yan yung experience namin. Kasi sila yung mga madaling ma-recruit ng PA. Ang kabataan ang pundasyon ng ating bansa, kaya't nararapat lamang na bigyan sila ng karunungang kanilang magiging gabay sa pag-unlad ng bansa. Mula rito sa Quezon, Bukidnon, ako si Precious Medrano para sa Aguila News Network. At yan ang mga kaganapang nasagap ng mga Aguila Troopers sa buong linggo. Manatiling nakatutok sa mga aktibidad ng 10ID sa aming social media pages sa Facebook, Instagram, Twitter at YouTube na nakaflash sa inyong screens. Aguila News Network, mga balitang mula sa Pilipino para sa Pilipino. Magandang araw at maraming salamat!